Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay wala na tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility na lusaw na nga po yung LPA na ating binantayan. Papahina na po ang amihan at umiihip na lamang ito sa northern part ng Northern Luzon at hangin naman na mula sa Pacific Ocean ang umiihip sa malaking bahagi ng ating bansa na tinatawag po natin na Easterlies. Indikasyon po yan na patungo na tayo sa tag-init season at nagtapos na nga po ang La Niña. At ito naman po pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dahil nga po sa mga localized thunderstorm at ng surface trough na nabuo dyan sa may karagatan, ay patuloy pa rin yan na magdadala ng mga pulo-pulo ng mga pag-uulan lalo sa Eastern Visayas hanggang po sa mga susunod pa ng mga araw. Ngayong hapon ay patuloy pa rin ang makulimlim na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, lalo na po sa may Palawan, Samar Provinces, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Panay Island, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsorgen at ilang bahagi po ng Cordillera. Kaya ba yung pag-ingat po sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaod tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan, lalo na po dyan sa may baybayin ng Catanduanes hanggang sa Northern Samar, medyo maalon po dyan dulot po ng surface trough. So yun po ng latest update natin sa araw na ito. Nakapumuli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!